Okay. Hindi pa ako tapos umulan na. So, tapos mag-setup. So, yun. Pero okay naman. Ah, nakapagtayo na tayo ng top shelter. What's up and good afternoon sa inyo mga kampe. So today, nandito tayo sa Pika Haven Farm. Dito lang yan sa Tanay Rizal. Gagawin natin, magka-camping tayo. Magsiset up tayo ng pagkain natin. At iikot ko kayo dito. So para pag pumunta kayo rito, may idea na rin kayo. So far, napakaganda ng lugar. Napakalawak. Ang daming pwedeng pagpitsa ng tent. May mga konting rough road pero super manageable naman. Hindi naman ganun kahirap. May na-observe din ako, may pool sila rito. At saka may mga cabin. May mga kubo. Alright, so ngayon magpe-prepare na tayo ng pagkain natin. So let's go. Mga kakampi natin, oh, taga Pasig. Sir, pangalan sir? Kim Dinglasan. JB, tsaka Mick. Maybe, JB. Okay, and then yun. Nagdala yung ano natin, mga kakampi natin ng food trip. Ayun si Idol. Yun, oh. Sabay natin mag-camp. Yun, sa ulit na to. Uy, tangin na, seafood, solid. Sige sir, yun. Thank you. Shout out. Okay, sige. Thank you. Yan, dala sila ng food trip natin. Yun. Pagsaluhan natin, mga kakampi. So, solid. Sayang lang tayo doon. Linisan lang natin yung bigas natin. So, nandito tayo sa common kitchen ng Pika. Tapos nga pala sa mama ko. Ayun o. Hindi ka nagpaalam. Sabi na lang ako. Line na 7-11. Alright, so mga kambi, tapos na tayo magluto, no? So, ito yung ating meal ngayon is puchero. Simple lang lutuin. And then, ito. Asan na? Ayaw mo buksan. Kanin. So, ayan. Bawad chida tayo. May beef na kanin. Sama na natin itong adobo. Nabigay sa atin ng ating kakampi. Tsaka itong hipon, no? Solid. Alright. First bite ng puchero natin. Nice. Kain na. Hop. Thank you sa nagbigay ng adobo sa shrimp. Solid din. Hop.
tapos na tayong kumain. Then yun, since wala pa naman tayong ginagawa at medyo maaga pa, ikot-ikot ko lang kayo rito para kahit paano, pag pumunta kayo rito, alam niyo yung mga pwedeng i-rent dito, no? So tara. Lawak ng lugar, so pwede kayo mag-tent picking, mag-car camping. Sobrang lawak na ito lahat, halos pwedeng paglagyan ng kotse nyo. Sa mga yun, may mga kubo, may mga parang bahay na rin na pinaparenta sila ron banda. Tapos ang good thing pa rito is napakadaming puno, no? So pwede nyo pagsabitan ng top shelter nyo, ng mga hamok nyo, no? Napakasulit. Punta natin yung isang parang kubo nila ron, no? Para makita nyo rin. So yung sa side nito, yung side niya is parang tent yung texture. Hindi siya talaga yung parang puro kawayan. And then yan, yung hagdanan kawayan syempre. Oh, so yan. So napakalawak. Tapos yun, may electric pa na siya. Ay, may kuryente pala rito. And may ilaw siya dito, guys. So meron ding saksakan diyan. Yan. At nabubuksan niya. So yan, parang may mesh siya, no? Nakikita nyo. For me, good to sa mga dalawa o apat na tao. Okay, so baba tayo. Tapos muna tayo. Okay, so dito naman is parang pwede rin kayo mag-volleyball. Ayan, no? May net naman, no? Pwede rin kayo maglaro ng volleyball nyo dito. So may volleyball na rin ako nakita doon. Ayan, no? Yung bola niya. And then parang doon banda, meron din court, no? Marami rin ditong activity sa Pika. Okay din pala to. Aside sa may ginagawa sila ngayon na pool, yung ilog, ayan lang. Kalawak. O, pagod kayo pag umiikot kayo rito. Yan. So, ito yung parang pinaka kitchen nila. Yung banda dito sa hallway na to is comfort room. Dalawang comfort room, isang bathroom. So yan yung kanilang bonfire pit. Napakalawak din. May mga parang sineto din sila, mga marble dito. So ito, may mga cabin din sila na pinaparent. So sana enjoy nyo yung quick tour natin dito sa Pika Haven Farm. Again, dito lang yan sa Tanay Rizal. Ilalagay ko sa description yung link kung gusto nyo mag-book. Kung umabot sa video na to, palike naman dyan and pasubscribe na rin. And yun. Alright, so yun. Medyo magagabi na. Medyo mag-share lang ako sa inyo ng konti. Kasi last Tuesday, yung isang closest friend ko is yun. Pumanaw na siya. Yun, hanggang ngayon, hindi pa rin tayo makapaniwala. Medyo limited lang ang kaibigan ko. Kukunti na lang kaibigan natin, pumanaw pa. At medyo nakakalungkot kasi ang dami namin plano. Mag-ride, and yun nga, mag-camping. Madalas din mag-comment yun yung tropa natin sa Facebook page natin. Gusto ko siyang dalhin sa mga ganitong lugar. Muli na lahat, hindi na kami nakapag-camping, nakapag-ride. So, kaya kayo, pag may mga kaibigan kayo, na dahil sa busy ng buhay, family, trabaho, mga close friend nyo, minsan nakakalimutan nyo na. No? Try to catch up. Yayain nyo rin minsan. Tulad nyo, biglaan nangyari. So, medyo nakakalungkot lang talaga. Pero yun, move on lang. So, ganyan. Tatagal lang natin. Okay? So, yun. Share ko lang. Pasensya na guys, medyo madaramang inyong lingkod. Big shoutout sa Ian. Maraming salamat sa friendship, sa pagiging classmate, sa banda. Yan. Sa pagiging kakampi. Maraming salamat sa lahat. Alright, so yun. Balik na tayo. Ayun, enjoy lang natin yung araw. Papalipas tayo ng gabi. Kape lang tayo. No, medyo nagagabi na rin. Masarap magkape pag ganyan. So yun, tara.
Alright, so yun, napakasarap magkape talaga pagka nasa campsite tayo. Punta tayo dun sa may campfire area nila, no? So magbubukas sila ng bonfire. Tara, puntahan natin. Saka kasama rin natin yung mga kakampi natin doon, no? Okay, so yun, dito ka natataposin yung ating gabi. And kita-kita tayo bukas. Alright, so good morning sa inyo mga kampe. Second day natin. At yun, napakasulid pa rin ng top shelter natin. Medyo nag-uulan kagabi. Pero yun, safe pa rin tayo and dry. Yun, breakfast lang tayo saglit mga kampe. And then, may ikot-ikot pa rin tayo para makita nyo pa yung Fika Haven Farm. Tapos natin is ito, suman. I'm sure sa mga madalas duman sa Marilaki, nakikita nyo ito kasi maraming bibenta na suman along the way. No? So tara, kain tayo. May nakita ko spot dito na pwede pagsabitan ng hamok. So makikita nyo yan. Ayan. So may river access, no? So ito, napansin ko pwedeng pagsabitan ng hamok. So sabit tayo ng hamok. Tara. Pero man tayo sa may bandang river, no? So kasi itong Fika Haven Farm is may access din sila sa river. So yun, punta naman natin yun. So tara. Yan, may nakita tayong spot dito malapit lang sa Fika Haven Farm. So yun, medyo malalim dito sa bandang Tulay, no? Alam ko dito yata nag-shooting yung ang probinsya, no? So nanonood kayo nun. So yan. So ayun, punta tayo ngayon. Tapos doon na tayo mag-swimming. Lamig. Iba-vlog ako ngayon. Alright, so yun, dito ko natatapusin yung video natin. Maraming salamat sa nanood. Pa-like, pa-comment, and pa-subscribe na rin dito sa channel natin kung gusto nyo yung mga gantong activity, camping, outdoor. So yun, pahit na lang na subscribe. Hanggang sa muli, camp out!